magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta at nakikinig, nanonood sa vlog ni Madam Angie Veterana. Kumusta kayo lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para ba natin sisimulan to? So, ito na nga. Sino para sa akin si Sistyle? O mas kilala siya bilang Drandreb o Dudong? Si Dudong o kilala rin siya na Reb, at mas kinilala ng mga nakararami na bilang Chairman, Gang Icon. Kung yan yung mga bansag na binibitawan ng mga taong umiidolo, iniwala at sumusuporta sa lahat ng magagandang layunin ni Dudong bilang isang TBS at bilang isang kuya, kapatid. Masasabi ko lang, siguro sa ikli ng pagsasama namin ni Dudong, masasabi kong nakilala ko siya ng personal sa lahat ng bagay . Maraming pagkakataon hindi mabilang na magkasama kami. Talagang personal na mga bagay alam namin sa isa't isa, kaya nga may tuturing kong best friend si Dudong nung nabubuhay siya hanggang sa kabilang buhay, hanggang ngayon best friend ko talaga si Dudong. Hindi kami bihira kaming umalis nang hindi magkasama, kahit nga minsan dalawa na lang pamilya nila na kakasama pa ako. Yung pagka sila ng mga anak niya, sama pa rin ako. Yun. Si Dudong, ibang klase makisama . Bilang OG, walang iwanan yan. Di ka iiwanan sa ere niyan. Laban kong laban. Kaya nga, masasabi namin na si Joseph Satan, kampante pagka nasa Solis, kasi alam niya, hindi nang iiwan. Siyempre, sila nila Ronel, Dudong, nila Levi's, yan. Kampante sila lahat pagka yan ang mga kasama. Bilang kaibigan, sobra. Hilahan pataas, hindi pa baba. Yun ang masasabi ko kay Dudong. Happy moments namin ni Dudong, napakarami. Hindi mabilang . Kasi halos buhay, halos nitong mga huling mga araw niya nung nabubuhay siya, masaya pa rin kami. Sa ospital, hanggang sa bago siya nagsisimula pa lang yung karamdaman niya, magkasama kami. Yun yung nagbatangas pa kami, yung huling taon. October yun . Anniversary kasi namin ng mga cheese boy nun. Yun yung huling outing namin na natatandaan ko, na nagbatangas kami. Yun, masaya kami. Pagdating sa anak niya, sobrang pag-aalaga. Maga, tinatabla kami lahat. Wag lang ang mga anak niya. Maga, pag may lakad, may sakit yung bata. Kundi kaya, walang mag-aalaga sa bata. No choice, kundi kung iinom man kami, dun lang sa bahay nila. Marami kaming plano ni Dudong. Kasi, yun nga, kami rin yung nagsimula ng Brown Brothers. Ako, si RM, si Ronald. Siyempre si Dudong. Kami yung una ng Brown Brothers na sinuportahan kami na nakararami. At isa sa mga unang sumuporta sa rin sa amin, siyempre sa Brown Brothers noon, that time, yun nga si Ronel, si OG Stylus. Siyempre, sino pa ba magsusuportahan kundi yung mga magkakalugar. Yun yung nakita kong magandang bagay ng tandem ng dalawang yan. Mapakalokohan, mapalahat ng bagay . Walang iwanan din yung dalawang yan . Although dumarating talaga sa punto na nagkakaroon ng tampukan, pero at the end, sila pa rin. Alam mo yun, umaga, hindi nila matitiis ang isa't isa . So yun yung mga bagay na magaganda noon. At kung nabubuhay man ngayon uli si Dudong, masasabi ko, may ayos. Umaga, mayroong direction kahit papano. Umaga, hindi
hindi ko masabi na magulong ngayon eh. Hindi ko rin masabi ng maayos. Maga, ano eh, kinikilala talaga na nakararami si Dudong eh. Pag sinabi mong Dudong, Solis, Chairman, Gang Icon. What's up, C-Style? Nag-iisang drive carpio ng Solis. Maligayang kaarawan sa iyo, brother. Alam ko naman mga nasa heaven na kayo. Kasama sila Ronel, Chubby, Enang, Jonjon. Magkikita-kita din tayo, but not this time. Yun lang, miss na namin kayo dyan. Happy birthday. C-Style, Dudong, Dolpo. Isa sa pinakahinaan kong OG. Napaka... mapagkumbaba, napakalawak, napakalalim na tao, literal na isang gang icon. Miss ka na namin bro kung nasan ka man. Happy birthday bro. Maraming sa inyong lahat, maraming salamat sa pagninyaya sa akin dito. Ako nga pala si Patay, isa sa mga kaibigan ni Dudong. Sino si C-Style? Dran Reb Herrera Carpio. Dolpo, Dreb, Dudong, Dong. Kilala ko siya ng personal. Oo, kilala ko to. Kasi isa yan sa mga kaibigan ko na tinuring ko ng kapatid. Lagi kami magkasama niyan. Sa bahay nila natira ako. Matagal akong natira sa kanila. Kaya sobrang matagal ko rin ang kasama to. Bilang OG, sa kanya, hindi niya pinagmamalaki na OG siya. Tingin niya sa mga kasama niya, sa amin, pantay-pantay lang. Walang ano eh. Kapatid, kaibigan, wala kang masasabi dito kay Dolpo. Lahat na ata, nandito sa taon to eh. Paikisama lang. Hindi siya namimili ng paikisamahan sa partner. Lahat gagawin niya para sa partner niya. Grabe magmahal to. Kaya nga, sa sobrang magmahal eh, napakadaming minahal. Sa anak, napakabait na daddy. Typical na tatay. Bantatay. Marunong mag-alaga ng anak. Mapagmahal na anak. Ayan si Dolpo. Dudong, sobrang dami ko. Sobrang dami na akong naging karanasan kasama si Dudong. Sa hirap at sa sobrang ginawa. Wala akong masasabi ko. Bro, kung asa ka man, alam ko maginawa ka na dyan. Huwag mo kaming pabayaan dito. Gabayan mo ang iyong daddy at mommy, pamilya mo, mga anak mo, mga kaibigan mo. Maraming salamat sa iyo. Hindi kita makakalimutan. Happy birthday ulit, bro. Hanggang sa huling pagkikita natin. I miss you and I love you. Thank you. C-Style,
Si C-Style, isa sa pinakamatali kong kaibigan. Best friend, parang kapatid. Yan ang pagkakakilala ko sa kanya, mabuti rin siyang tao. Hindi rin siya nangiiwan sa ere, buo loob niya. Tagal kami nagsama nito, hindi pa kami mga TBS, magkakasama na kami nito. Campus Bubbles pa lang. Sa Campus Bubbles siya unang nakasama. Tapos hanggang sa naging magkagrupo kami, sa Battle Crew. Sa totoo lang, kaya kami nagkakilala nito, kaya kami nagkadikit nito. Kasi thrasher kami pareho no mga way back 1994. Yan. Nung kami nagkasundo, kasi magaling din siya mag-skateboard noon. Kagaya ko rin. Tapos hanggang sa naging b-boy kami, yan, hanggang sa naging barkada na. Pagkakakilala ko naman sa kanya, talagang mabuting tao siya. Wala rin ako masabi. Yan. Tapos ano rin siya, natira rin ako sa kanila. Tagal din kaming nagsama sa isang bubong. Isang pinggan lang kinakainan namin. Halos karugtong na ng bituka ko ang bituka niya. Yun nga lang, nauna siya, kumanaw siya. May babahagi ko naman na karanasan ko sa kanya, yan. Pagdating din sa trouble noon. Yan, buo rin ang loob din niya talaga. Ayoko na lang magsalita, yan sa mga pinagagawa namin noon. Basta marami siya, sa madaling salita, madami ko siyang beses na nakasama sa tirahan din. Yan, sa gang war, madaming beses ko rin siya nakasama. Saka, ito pa ang ano ko rin, hindi ko rin makakalimutan din sa kanya nung bumitaw ako sa grupo na to. Hindi niya matanggap, ayaw niyang pumayag. Pero pinaliwanag ko sa kanya na maayos. Doon siya natauhan sa sinabi ko na kapwa mo TBS na bumabangga sa akin. Para legal ang tablahan, maganda na rin na bumitaw ako. Kasi alam mo, naman yan pare, sabi ko sa kanya, na kaya ako nakilala sa grupo na to dahil panay kalaban ng mga pinabagsak ko. Panay kalaban ng mga pinagbababangga ko. O, ito yung mga, nung pumasok itong mga millennial na TBS, pinaliwanag ko rin sa kanya na nakikita ko ako yung ginagamit na stepping stone para sumikat sila. Kaya sana maintindihan mo pre, sabi ko sa kanya nung nabubuhay pa siya. Pinarating niya rin sa akin na hindi raw siya makakapaya, ganto, ganyan, ano. Intindi mo na lang ako, igalang mo na lang disyon ko. Yan ang sinabi ko sa kanya. Kung nasan ka man naroon, best friend, kapatid, sister, Dudong, Pancho ang tawag ko sa kanya eh. Binansagan ko pa nga siyang Conchito de la Cruz, may apelido pa, di ba? Kung nasan ka man naroon, antay-antay ka lang dyan, magkikita rin tayo pare. Tiis-tiis lang, alam ko, masaya ka. Gabayan mo na lang kaming lahat, especially yung mag-ina mo. Yung mga mag-iina mo pala, correction, mga anak mo. Ayan. Miss na kita pare, kung nasan ka man. Happy birthday sa'yo. Maraming salamat sa mga masayang alaala na pinagsamahan natin. Yan lang masasabi ko sa'yo, best friend, kapitid. Salamat. Happy birthday ulit. Sino si C-Style or Dudong? Dudong is my 6 years partner. And as a partner, and bilang ama ni Calix, kita ko naman na super hands-on niya pagdating sa daddy's duty. And super mahal niya talaga yung mga anak niya. And C-Style as a friend, bilang kaibigan, nakita ko naman na grabing respeto nila sa kanya. Kasi hindi ka naman irerespeto ng mga yan kung hindi ka nakisama ng maayos or wala ka nagawang mabuti sa kanila. And minsan, mas gusto niya pang inaayos ang gusot ng iba. Dahil gusto niya maging maayos lahat. I know, sa pagkawala niya ng maaga, maraming nang hinayang, maraming nalungkot. Pero alam namin na masaya na siya doon. Lalo na at nakikita niya naman na nasa maayos na kaming kalagayan.
sumaya sa kalagay ng mga anak niya, which is yun lang naman yung tanging hiling niya, hiling sandali niya. And we are lucky kasi nakapagpaalam siya ng maayos sa amin. Nakapagbilin siya and higit sa lahat yung nakapag-sorry siya sa amin sa lahat ng mga nagawa niya before. And alam ko kahit wala na siya, masaya na siya doon at peaceful na siya. And gusto ko lang i-take tong opportunity na to na magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan niya na nandiyan pa rin para sa amin ni Calix. Alam ko ngayong birthday niya, masaya pa rin siya kasi alam ko na marami pa rin nagmamahal sa kanya kahit wala na siya. And yun lang, thank you and God bless. Musta ka, Daddy? We miss you. I just wanted to say that we still love you today and we wish that you could still be by our side. Hi, Daddy. I just want to say that thank you for everything that you've given us and for guiding us. I love you. Happy birthday. Happy birthday.